Gabi Oriental Mindoro, ikalabing dalawa sa buwan ng Hulyo taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, hinihinalang tulak ng illegal na droga, patay ng tangka inumanong manlaban sa mga pulis sa bayan ng Socorro. 585 na users at pushers sa Victoria at Rojas, Sumuko. Mga taga-distrito 7 ng Nauhan, nag-walkout sa ginanap na technical conference ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Kapitolyo. Koalisyon para sa pagbabago, pinagtibay ng PDP laban, NPC at Partidong Sandugo. Sa detalye ng ating mga balita, matapos ang pagsasanay ng mga magsasaka at agricultural extension workers hinggil sa climate smart agriculture, isang panibagong pagsasanay naman ngayon ang isinasagawa sa pagtutulungan pa rin ng Provincial Agriculture Office at Department of Science and Technology Oriental Mindoro, ang agripreneurship training para pa rin sa mga AAWs at small farm holders na uusad mula July 11 hanggang 13. Layunin nito hindi lamang manatiling magsasaka ang mga farmers, kundi maging mga entrepreneurs din na kumita ng mas malaki. Ayon sa mga nagsidalo, nais nilang matutunan ang mga estratehiya kung paanong mapapalago ang kanilang mga kasalukuyang pinaghihirapan o maipasang mga makakalap na kaalaman para sa mga magsasaka sa kani-kanilang bayan. Kabilang sa mga tinalakay ng trainer na si Raymond Maranan, isang kilalang agripreneurship trainer ang Entrepreneurial Qualities, Building Entrepreneurial Skills, kung saan tuturuan ng mga partisipante hinggil sa pagnenegosyo upang makamit ang kanilang pangarap na higit pang umunlad sa buhay. Samantala, para sa mas makabuluhang pagsasanay, maraming pagkakataon ang ibibigay sa mga partisipante upang magkaroon ng interactive discussions upang higit silang magkakilakilala at maibahagi ang kaalaman sa isa't isa. Sa ibang balita, isang 150 personalidad na nasasangkot sa paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang kusang Sumuko sa bay ng Rojas, umaga nitong 11 ng Hulyo taong kasalukuyan sa presinto ng nasabing bayan na pinamumunuan ni Rojas Municipal Police Station Chief Police Inspector Emerson M. Figuracion at Rojas Municipal Mayor Bolet Lapis Dimapilis na sinaksihan ng ilang konsehal dito. Ang nasabing pagsuko ay bunsod na rin umano ng malawakang kampanya ng kapulisan dahil na rin sa utos ng presidente ng bansa na si Rodrigo Duterte sa mga kinauukulan kung saan agad na tumagon rito ang hepe ng bayan ng Rojas Municipal Police Station na nagsagawa ng information dissemination campaign sa bawat barangay sa tulong na rin ng mga kapitan nito na nagbunsod naman ng kusang pagsuko ng mga nasabing individual na kilala at nasasangkot sa nasabing gawain. Nanumpa rin ang mga ito bilang pagpapahayag na kusa silang magbabago at di na muling gagamit at magtutulak ng illegal na droga. Ayon sa naging pahayag ni Rojas Municipal Police Station Chief Figuracion, dadaan ang mga nasabing sumuko sa masusing proseso at ebaluasyon. Magsya po rito kahapon. Bali, nakapagtala po tayo kahapon pa lang ng 155 voluntary surrendered. At ito po ay ipinapalo po natin sa proseso na bilang bahagi ng pagdodokumento sa kanila ay meron po tayong isinagawa bawat isa sa kanila na atin po silang in-interview, ipinroseso at ipinaliwanag po natin sa kanila ang magiging ano nila bilang bahagi ng kanilang pagsuko ay magiging obligasyon nila ng lingguhang pagre-report dito sa aming himpilan, ganun din sa kanilang mga barangay captain. Nang sa gayon, ito pong mga sumurrender na ito ay patuloy po natin na mamonitor kung tuwiran o talagang tuluyan na nilang tinalikuran o iniwanan ang mga illegal na gawain ito, yung tinatawag ko ng pagtutulak ng pinagbabawal na gamot o yung paggamit nitong shabu na ito. Na alam po nating lahat na ito ay patuloy na makakasira sa ating lipunan. Kung kaya nga po, sa kasalukuyan po, dito ay patuloy pa rin po ang dumadagsa na mga na nagbo-voluntaryo na sumuko upang sa ganun ay malinis po nila ang kanilang pangalan sa kanilang barangay na sila ho ay mga nakalista
bilang user at pusher. Huwag nang magdalawang isip pa ang mga nagnanais o yung mga nagmamatigas sa kusang pagsuko dahil anya mabibigyan ng patas at sigurado na paraan ang pagsuko ng mga ito. Nanais o nagdadalawang isip pa na sumuko o sumerender at sumailalim sa prosesong sinasagawa po ng aming himpilan ay may panahon pa po kayo at ito po ay tuloy-tuloy na ating isasagawa dito po sa himpilan at sa inyong mga barabarangay. Inaasahan naman ng opisyal na may ilan pang kusang susuko sa kanilang himpilan na nagnanais ng pagbabago sa kabila ng kanilang maling gawain. Sa bayan naman ng Victoria, 430 drug users at pushers ang kusang sumuko. 12 ng buwang kasalukuyan kay Victoria Municipal Police Station Officer in Charge Police Inspector Marvin Nocencio kasama si Mayor Joselito Malabanan. Sasailalim sa 7 na development program ang mga ito sa pangasiwa ng konsernadong law enforcement agencies at ng lokal na pamahalaan. Sa lungsod naman ng Kalapan, may nakatakda rin umanong petsa ngayong buwan para sa sabay-sabay na pagsuko ng mga hinihinalan drug users at pushers dito. Kaugnay nito sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pagtungo ng Kalapan City Police Station sa panguna ni Chief of Police, Police Superintendent Jonathan Pagyo sa mga drug-affected barangay sa lungsod upang hikayatin ang mga drug personalities na sumurrender na. Umaga nitong 13 ng buwang kasalukuyan, nagtungo sila sa Barangay Kanubing 1 kung saan gamit ang megaphone, tuloy-tuloy ang ginawa nilang pag-aanunsyo. Suportado naman sila ng opisyales ng nasabing barangay. Tayo po ay nagpatawag ng pagpupulong sa ating barangay noong nakaraang Huwebes na kung saan ay tumalo po ang mga Kalapan Police Station kasama po ang ating mahal na principal, ang Kanubing National High School. Sampo po ng mga NGO, presidente po ng ating kababaihan at ang buong sanggunian po ay ating pong pinatawag at ating pong inilahad yung programa ng ating Pangulo Duterte. Sangayon po doon sa offline tokhang ng ating Pangulo ay amin pong hinihikayat ang mga tao na sumuko o sumurrender na kung saan ay kung sila ay hindi susuko ay sila ay mayroong kalalagyan kaya sila ay hinihikayat ng sanggunian barangay at ng kapulisan na makiisa na sila ay makipagtulungan sa ating bayan at lalo na sa ating presidente sa kanyang offline tokhang at ang ating anti-drug campaign sa ating sa particular sa ating Kalapan City at Barangay Kalubigan. Nauna nang inihayag ni Oriental Mindoro Police Provincial Office Provincial Director Police Senior Superintendent Florendo Kibuyen na ang lungsod ng Kalapan ang may pinakamaraming drug-affected barangay sa Oriental Mindoro. Kaya naman kailangan anyang magdoble kayo ng Kalapan City Police Station upang malinis ang problemang ito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Kalapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182.
So what are you waiting for? Get connected now! Sa kulungan ng bagsak ng isang hinihinalang tulak ng ilegal na droga, matapos na mahuli ng mga tauhan ng Calapan City Police Station sa isang buy-bust operation, hapon itong ikasampu ng buwang kasalukuyan na isinagawa sa Block 2, Barangay Pachoca, Lungsod ng Calapan. Kinilalan suspect na si Emerlando Diaz Zamora alias Merlan, 37 anyos, may asawa, driver at mangingisda at residente ng naturang lugar. Ayon sa Calapan City PNP, kasama sa drug watchlist personalities nito si Zamora. Nakabili umano dito ang nagpanggap na buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa halagang 500 piso. Samantala, kabilang naman sa na-recover sa kanyang posisyon ng 4 na piraso pa ng heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu, aluminum foil, improvised tutor at iba pa. Samantala, isa na namang hinihinalang tulak ng ilegal na droga ang nasawi matapos umanong pangkaingman laban sa mga pulis na nag-reserve dito ng search warrant. Bandang alas 10 ng gabi, 12 ng buwang kasalukuyan sa Barangay Zone 3, Bayan ng Socorro. Kinilala ito na si Erwin Nicolas alias si Ray Nicolas, top 3 drug personality ng Socorro Municipal Police Station. Sa ulat ng nabanggit na istasyon, pagpasok nila sa tinitirhan nito ay nakita umano nilang hawak nito ang isang kalibre 45 baril at nang itutok niya ito sa operating team ay pinaputukan na siya ni Police Inspector Almeyanres, Chief of Police. Dinala sa pagamutan si Nicolas ngunit idineklarang dead on arrival. Na-recover naman sa pinangyarihan ng insidente ang 11 piraso ng heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang caliber 45 pistol at magazine, 7 bala, 2 basyon ng caliber 9mm, plastic container, lighter, aluminum foil, mga IDs, wallet, plastic envelope na may barangay clearance at buy data ng suspect, at isang pulang container na naglalaman ng mga sinunog na wallet, notebook, at municipal ID na pagmamayari ni Bernard Remoriata na natagpo ang patay noong 5 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Sitio Makawalo, Villa Celestial, Bayan ng Mansalay. Dahil dito, ikokonsidera ayon kay Inspector Almeranyes na solved ang kaso ng pamamaslang kay Remoriata. Samantala, isa lamang si Nicolas sa 4 na kataong pinuntahan ng pinagsanib pwersa ng PPSC sa panguna ni Police Superintendent Efraim Camara at Socorro Municipal Police Station upang bigyan ng search warrant. Nitong 12 ng buwang kasalukuyan kung saan naresto naman ang 3 iba pa sa Barangay Batong Dali, Socorro. Bandang 6 ng gabi, nagsagawa ng search ang pulisya sa tirahan ni Federico Candelaria na nahulihan ng 7 piraso ng plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu. Bandang 6:30 naman ng gabi nang puntahan si Ruel Pascua Jr. na nakitaan ng mga otoridad ng 6 na plastic sachets ng hinihinalang shabu. Habang 7 naman ng gabi nang maaresto si Ray Digman na nahulihan ng 7 sachets ng hinihinalang shabu, isang plastic na naglalaman naman ng hinihinalang marijuana, mga bala ng kalibre 38 at 45 baril, isang caliber 45 pistol at magazine at ilan pang gamit. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Thank you.
waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nag-walkout palabas ng Tamara Hall sa Kapitolyo ang may mahigit na 200 residente ng Distrito 7 sa bayan ng Nauhan na dumalo sa ginanap na technical conference ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa operasyon ng Santa Clara Power Corporation. Ito ay makalipas ng halos kalahating araw na pakikinig ng mga residente sa paliwanag ng mga ahensya ng DENR Environment Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, Department of Energy at ilan pa kaugnay sa proseso ng pagkuha at pagkakalog nila ng permiso sa operasyon ng isang malaking proyekto tulad ng 8 MW Lower Catwiran Mini Hydropower Plant sa bayan ng Nauhan. Ayon sa mga taga-Distrito 7, sa daloy ng paliwanagan, alam na nila ang kahantungan ng pulo. Ito ang nila ay ang pag-absuelto ng Santa Clara sa anumang pananagutan at ituro ang kalamidad na siyang dahilan ng pinsalang kanilang tinamo sa nakaraang malawakang pagbaha na naganap makalipas ang bagyong Nona. Yung sinabing ilog na ginawang kalsada, baka pwede po hindi kami naniniwala na parehas ito. Pero ngayon sa lumalabas na investigasyon nila, lahat pabor sa Santa Clara, walang parehas sa pag-aatan. Yung binabanggit nilang lahat ay kasalanan ng Katwiran River, kasalanan ng kalikasan, hindi nila tiningnan na yung ilog ng Malbar, hinarangan nila para gawin nilang krasada. Na dito yung pumunta yung ilog sa kabahayan, hindi nila pakinggan yun. Bagamat nag-walkout na ang mga taga-Distrito 7, ipinagpatuloy pa rin ang nasabing talakayan. Dito, isa-isang tinanong ni Provincial Legal Officer Attorney Christine Suarez ang mga ahensya kung may kaukulang dokumento o permiso ba ang mga proyekto upang magpatuloy sa kanilang operasyon. Ang kasalanan lang ng proyekto ay naanggol siya sa lugar na yun. Yun lang. Pero aside from that, okay, so EMB part, no violation. Pwede kung sa MGB part. Gaya ng sabi ko kanina, this is a hydropower project. No? It's not a mining project. Definitely, hindi mining yung ginagawa ng Santa Clara. They're not engaged into mining. So there is no violation as far as MGB is concerned. No? Okay, thank you, DENR. Violation po? Any violation? Okay, klaro naman siguro kanina sa presentation ni R.D. Lopins Tudao na mayroon isang silang obligasyon na hindi nagampanan. Yung kanilang pagbayad ng annual renta. Ngayon, mayroon naman pong corresponding na term of condition o kaya dapat po silang utilize. So, ang aming po opisina will have no further action as far as yung obligation ng kanilang renta. Yung penalty po ay with respect to payment of fines. Ganun lang po, pero walang other adverse effect. Process. Ang kanilang namin dito, compliance na lang to sa kasunduan. Doon lang po kami tumuturo. Okay, so again, from the five agencies po, walang violation except for the yung payment of rental. Doon lang po. Ayon kay Bishop Warlito Kahandig ng Apostolico Bikaryato ng Kalapan, isa sa mga dumalo sa nasabing pagpupulong,
handang tumulong at mamagitan sa pagitan ng pamalang lokal at sa mga taga-distrito 7. Payag naman ng Santa Clara, bukas ang kanilang kumpanya sa usaping kompensasyon sa bahagi ng mga apektado umanong residente ng Distrito 7. Subalit kinakailangan nila itong upuan at mahinahong pag-usapan upang maliunawan at maresolba ang gusot sa pagitan ng nasabing proyekto at ng mga residente, katutubo man o mga lokal. Ayon sa opisyal ng Santa Clara Power, ito ay sa layuning mabuo muli ang komunidad at maging maayos ang relasyon sa pagitan ng proyekto at mamamayan ng Nauhan. We will sit down? We will sit down, yes, definitely. Pero yung sabi nga ni Bishop, it's not compensation. Kasi, well, it's also not charity. But it's voluntary on the part of Katwiran to help. Kasi yung sabi ko nga, it's building the relationship with the community. Without the community, siyempre, isolated yung company. So, it's beyond the technical, but it's more on the building relationship. As far as the Mangyans, I don't think we have problems. But it's, I think, the locals. Saka in general, na-damage. Sa huli matapos ang isang linggong voluntaryong tigil operasyon ng Santa Clara Power Corporation sa kanilang mini hydropower project, sa mga naging payag ng mga opisyal ng mga konsernadong ahensya kaugnay sa kanilang legalidad, hudyat-an nila ito ng pagsisimula muli ng kanilang operasyon. Bukod sa mga konsernadong ahensya, dumalo rin sa nasabing technical conference si Mayor Mark Marcos, kasama ang ilang konsehales at opisyal ng mga ng bayan ng Nauhan, mga miyembro ng Task Force Iwas Baha, Philbox, Bantay Kalikasan, Mangyan Mission, ilang pari at laiko ng Apostolico Bikaryato, PNP at media. Samantala sa ugnay pa rin balita, positibo naman ang naging pagtingin ng ilang dumalo sa nasabing pagpupulo. Bukod anila sa ibinahaging impormasyon kaugnay sa proseso ng pagkuha ng mga permiso, marami rin anila silang napulot sa mga tinalakay dito. Isa na nga ang kalagayang topografiya ng lalawigan na ipinresenta ng isang Mindoreneng geologist na si Carlo Dayanghira. Ayon kay Dr. Marius Agua, isang magandang pagkakataon rin anya ito upang mabatid ng publiko ang prosesong pinagdadaanan ng isang malaking proyektong tulad ng hydropower. Very positive. Very positive. Yun nga lang, nag-walk out sina Baloy. So, unfortunate. But then, maraming tayong natutuhan. Kailangan natin IEC about the process ng EIA, ECC, pag-a-apply ng mga project, pag-a-approve. So, marami tayong dapat malaman, matutuhan. Lahat naman, this is for Mindoro. So, ako nga, hindi ako nga nagsasalita just to satisfy anyone or any group. Nagsasalita ako because that's, para sa akin, those are the issues. And hopefully, kung na-covered niyo yung mga issues na na-erase, balita niyo lang sa TVNet. Siguro we need more information campaign sa ating mga sa local communities at Katutubo para nagkakaintindihan tayo. And sabi nga ni Gina Lopez, we cannot allow a project at the expense of local communities, of our poor countrymen and mga kababayan. Ganun pa man, ilang puntos pa rin hindi ganap na naliwanagan sa pagpupulo. Ito ay ang kapakanan ng mga katutubong mangyan na direktang apektado sa operasyon ng proyekto. Mayroong mga bagay pa yung hindi ganong malinaw, lalo na sa parte ng mga katutubo. Dahil kagabi nung nag-usap kami, ang sabi nila, Father, ang aming laban naman ay hindi lang dahil sa pera. Kasi ang aming pinaglalaban ay para sa lupain ninyo. Kaya nga, kanina kung napansin natin nung lumabas ang nagsalita yung unang dalawang mangyan alangan, parang ganun ang gusto nilang ipahiwatig yung tungkol sa lupa. Sana ito ay hindi lamang usapin talaga ng ordinaryong
pinsala, kundi pang matagalan na solusyon dahil ang kanilang pinaglalaban ay para sa kanilang lupain. Ay naman kay Dicky Acedera, kinatawa ng grupong Hubs. Dapat ay magsilbi ring itong aral sa Santa Clara na maging bukas at transparent sa publiko upang di na lumikha ng kung ano-anong spekulasyon kaugnay sa kanilang proyekto. Aking opinion, hindi naging transparent ang Santa Clara. Pati ang government side natin, yung DNR, EMB, kung nilabas lahat nila, lahat ng papeles, sana hindi na naglayo ang mga usapin. At ang hinihiling lang ng mga tao doon na nasa likod ko ay parang tulong doon sa mga na-damage sa kanila ng nangyaring baha. Napakasimple. Ika nga ni Bishop ay huwag naman daw compensation, hindi charity kung ano may bibigay na Santa Clara. Umaasa naman si PGOM Executive Assistant Dr. Romeo Boy Infantado na sa pamamagitan ng isinagawang technical conference ay kahit papaano ay nabigyan na ng kalinawan ang ilang usapin at magsilbian niyang aral para sa mga magiging hakbangin ng pamahalaan at mamamayan sa mga susunod na malalaking proyektong itatayo sa lalawigan tulad ng hydropower at iba pa. Ako sa may achievement na attain tayo dito sa technical conference na ito, marami akong natutunan at marami rin na may ilahad sa atin ng mga directors ng DNR at halos lahat ay kapakipakinabang naman para sa ating sariling tawag dito utilization o pagdating ng mga araw pang susunod, meron na tayong alam na hakbang na dapat gawin. So ang kinalulungkot ko lang, hindi ito po na-appreciate ng ating mga bisita na yung mga nag-claim ng mga damages. At siguro na may maliliwanagan din sila. At kung ako naman sa Santa Clara o sa Katwiran, hydropower, eh medyo alawa kanila yung kanilang konsiderasyon doon sa kanilang tinatawag na CSR. Yun ay corporate social responsibility na ibig sabihin, gagastusan nila yung mga damages o magagawa sila rehabilitation na kasama naman sa project yon. Kaya lang hindi natin alam kung hanggang saan yung pundo nila dyan. Pero siguro dapat namang meron din namang maibigay na tulong. Kung ayaw man nila sabihin compensation sa pagkakamali at sinabi naman ng mga bisita na hindi naman sila ang may kasalanan talaga, siguro ay dapat namang sabi nga ni Bishop, kung hindi man compensation, yung charitable ano, action na lang ng Katwiran. Ano. At sana nga itong usapin na ito ay maging aral sa atin. At napakaraming pagkakamali rin naman. Pagkakamali rin naman ng mga nasa gobyerno, pagkakamali ng hydropower na hindi sila, sabi nga ni Dicky, hindi transparent. Kasi kung nailahad nila lahat itong mga papeles na ito nung araw pa, hindi na umabot tayo sa ganito. Pero siguro ito isang dahilan para mamulat tayo kung anong mga dapat nating asahan sa mga susunod na proyekto. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Perwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet.
Ay, sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Tumat maging kabit, supported by the PCTA. Nagsanib-pwersa na ang tatlong matibay na partido sa lalawigan upang maging isa at kaisa tungo sa pagbabago. Lumagda para sa NATUR ang Coalition for Change Agreements in the Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Vice Chairman ng PDP Laban, Nationalist People's Coalition Provincial Chairman, former Governor Benjamin Chipi Espiritu, at si Sandugo Party President Manuel Morente, kamakailan lamang naginanap sa bayan ng Pinamalayan. Base sa kasunduan ng tatlong partidong nagsalita na ang taong bayan noong nakarang halalan Mayo 9 at ito ay ang pagkakaroon ng pagbabago. Sa tiwala at mandatong ibinigay kay Pangulong Rodrigo Duterte, nararapat lamang na suportahan at makipagtulungan ang lahat upang maging matagumpay ang nasabing pagbabago maging sa hanay ng mga partido. Napagkasunduan ng PDP Laban, NPC at Sandugo Party na sama-samang isulong at suportahan ng federal system na gobyerno, war against crime, drugs and corruption at ang pangmatagalang kapayapaan saan mang dako ng bansa. Susuportahan din ng nasabing koalisyon ang mga ilalatag na pang-ekonomiyang polisiya ng Duterte administration at ilan pang programa para sa pagbabago. Sa pagsasanib-pwersa ng tatlong partido, ang mga Mindoreño anila ang panalo dahil sa pagkakaisang ito ay tinitiyak ang seguridad, pangkapayapaan, ekonomiya at politikal ng lalawigan. Inaasahan na magiging malaki rin ang mayaambag na tulong ng naturang koalisyon sa pagbaba ng mga programa at proyektong pangkaunlaran para sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa ating pong public service, ipinababatid ng Department of Science and Technology na ang application forms para sa 2016 Junior Level Science Scholarship sa ilan ng RA No. 10612 ay available na sa mga sumusunod na tanggapan. BOSC Oriental Mindoro Provincial Center and Technology Center, Second Floor HM Center Building, JP Rizal Street, Camilmil, Calapan. Telephone number 04328-8791. Means Cut Calapan City Campus, Masipit, Calapan. 04328-6-7371. Means Cut Main Campus, Alcate, Victoria. Means Cut Bongabong Campus, Bongabong Oriental, Mindoro. Telephone number 04328-3-5570. Maaaring i-download ang application form sa www.sei.osd.gov.ph. Ang deadline sa pagsusumite ng aplikasyon ay sa September 9, 2016, Biyernes, sa DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center. Ang petsa ng eksaminasyon ay sa October 16, 2016, araw ng Linggo. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa mga numero bilang 0918-313-9427, 0927-522-5707, 0998-577-3694. Maaaring nyo rin kaming mapanood sa YouTube, itype lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 04328-8-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.